Para dito ay multiply ng alam ng 10 ulit hanggang 700 ulit. So napakadami po mga kapatid. Pagkat ito nga po ang pagbibigay sa atin ng pabor na pinunit din po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buwan na ito ay ang shaitan ay natatanikalaan, nakakadena, at ang tinatawag natin na pintuan ng para iso ay bukas at ang pintuan ng impyerno ay sarado. At binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maraming pabor ang mga anak ni Adan sa panahon na ito, na kung saan ay sa buwat Ramadan ay nagpapalaya ang Subhanahu wa Ta'ala ng mga nakukulong sa impyerno. So ito yung mga ilan lang sa kalaman sa ating pananampalataya, inshallah. At ang turo din po sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumain tayo sa pamamagitan ng ating kanang kamay. At hanggat maaari ay huwag nating hayaan na tumulong ang kaliwang kamay sa ating pagkain kung kaya natin. Pero kung kailangan talagang tulungan, tulungan natin sa pamamagitan ng kaliwang kamay ang ating kamay. Opo. At highly recommended din po na kapag tayo kakain, huwag po tayong tutuon sa sahig, sa flooring. Hindi po natin tuunan yung ating hita, pero yung flooring po ay hindi po natin dapat natutuunan. Highly recommended po yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagtuon sa flooring ay isang bahagi na hindi kaya-ayang ugali sa pagkain. Ano, at kumain din po lang tayo ng pagkain na malapit lang sa atin. Huwag nating dukwangin o habaan ang ating kamay sa ating pagkain, sapagkat ito rin din po ay hindi ka tayo sinais. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos ng mga ganitong gawain ng kaya-aya, sapagkat ito po ang Islam, kasi ang ating pananampalataya ay dinul nasiha o pananampalataya ng pagpapayuhan at pagbibigay ng tamang gabay sa Allah. So yan po mga kapatid ang ating ilan sa mga bagay-bagay sa ating pananampalataya. Ay, itong minuto na naman ang matitira. So isa na katumit sa ito po tayo. So ang ilan po sa mga katanungan dito ay kung sa mga bagong Muslim, ang ilan po kasi ay kapag sila ay kumakain, ay kumakain sila ng maaga. Sabihin, sa hapunan pa lang, tumitigil lang sila sa pagkain kapag umabot na ng 12 o'clock. At kapag kato oras na ng sahur, ay iinom lang po sila ng tubig, makakain lang kayo ng dates, okay na yun sa kanila. Kaya naman po, sa loob ng maghapon ay halos hindi sila nakakatagal. Sapagkat ang biyayang nakuha nila ay kunti lang din. Sapagkat yun lang po ang kanilang nilayon. Ano po? So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo ng sahur, sapagkat ang pagkain ng sahur na tama ay meron pong malaking biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagkain ng sahur sa tamang oras, sa tamang panahon, ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang hindi ka mahirapan sa iyong pag-aayuno. Ha? Sapagkat sa mga bagay na ito, sa panahon na ito ng pag-aayuno, ay binibigyan ng luwag sa iyo at pagkakataon na maging maayos ang iyong pag-ayon. Kailangan ayon sa gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung ang iyong pag-ayon ay hindi ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi po tama ang iyong pag-ayon. No? Ha? Kailangan po kasi para maging tama ang iyong pag-ayon ay kailangan iglas at ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po, yun po ang ating wisdom sa hapong ito, inshallah. At pagbibigyan natin ng oras ng panahon ng ating mga dua upang dinggin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat
napakalugi po natin kung hindi po tayo magbusua o hindi tayo magpapasalamat sa Diyos Manatala sa mga biyayang pinatanggap natin, sa mga panalangin dinirinig at sa mga dua na dinirinig sa Allah. So kailangan po natin humingi, magpasalamat at idalangin din po ang iba. Isama natin sa ating panalangin, katulad na nagbigay ng iftar sa ating isala, ay isama natin sa panalangin. So, isala, meron po natin ang 4 minuto, isala. Sumuni-muni po tayo, buha tayo, manalangin tayo sa Subhanatala. So hanggang sumuli mga kapatid, Subhanakalang Mugyandik, Isyad al-Lalat, Stakirukam, Atubulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.